Tila marami ang nagpapakita na sila ay quit ML na. Kaya ang iba nating mga kabatang ay napapaisip kung bakit tila sunod-sunod ang mga taong nagpasyang iwan na nang tuluyan ang larong MLBB. At ang dalawang taong pag-uusapan natin ngayon ay kilalang kilala noon dahil sila lang naman ang parte ng dating sikat na koponan na Happy Feet Emperors o ng ML. O ako, kasunod nito, Midnight, magiging coach na di amano ng mga teams with S. Ito, kabatang ha? Pero shout out muna kina John Paul Villegas, Edward Marin Guevara, Hiro Gacho, Leonardo Janita, Jeriel Mitch Lenogao, John Lester Novello, Dave Samiano, Kent Stephen Lagutin, Rodlin Gapi at kay Mier Tinorio. Pero teka, kamusta kabatang? Si Inspi na naman nga pala ito at nandito na naman tayo para sa isang balita na dapat mong malaman. Pero kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para naman lagi kang updated. Kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan! Tara! Unang-una tayo muna ay dumako sa ilang mga posts nitong si Midnight sa kanyang Facebook page na kung saan sinabi nga nito na coaching ML teams soon. Ito ay nangangahulugan na hindi lang isang team ang kanyang hahawakan, kundi marami nga ito. At kung ating iisipin, ay ano nga ba ang org dito sa Pinas na may napakaraming teams? Isa rin sa gusto niyang mangyari kung sakasakaling bumalik siya sa pagko-coach o pag-a-analyze, ay mas pipiliin niya dimono ang mga nahawakan na niya noon na mga koponan. Sama ding salita, posibleng ang tinutukoy niya nga rito ay ang koponan na NXP EVOS. Dahil nga bukod sa siya ay naging analyst na ng mga ito noong nakaraang season, habay ang NXP ilang naman ang nagmamay-ari ng napakaraming teams dito sa Pinas. Ito nga ay ang Team Sumpak, Team MP, Team Ethermain at Team ni H2. Pero kung magtataka kayo, bakit yata sobrang dami ng teams nitong NXPE kabatang? Ang kasagutan nga dyan ay sila ay naghahanda hindi lang para sa MPL kundi para na rin sa papasok na MDL ngayong Season 10. Tama ka batang malaki kasi ang posibilidad na talagang magkakaroon na nga ng MDL Season 1 sa ating bansa na kung saan ito ay magandang oportunidad para sa ating mga amateur teams. Itong MDL kasi o Mobile Legends Developmental League ay parang MPL lang natin noon na may qualifiers na kung saan ang MDL lang siyang magsisilbing training ground ng ating mga soon-to-be pro players o MPL players. Dahil kung mapapansin nga ng mga teams na ikaw ay parating nag-i-stand out sa lahat ng mga players sa MDL ay napakalaki ng tsansa na ikaw ay nila para ipasok sa isang MPL team. Ang MDL ay binubuo ng 8 teams na may islat sa MPL. Tapos meron pa silang qualifiers na siya namang kukuha sa mga nananalo o mananalong amateur teams, pero hindi pa malinaw kung 10 o 12 ang magiging bilang ng mga teams sa MDL. Ang mahalaga, ito yung muling pagkakataon ng mga amateur teams na nangangarap pasukin ang pro scene. At itong si Midnight nga ay ang posibleng maging coach ng mga teams nitong NXPE, lalong-lalo na't alam naman natin na noong siya ay naging parte nitong NXP ay nakapasok pa nga sila sa 4th place. Ito rin ang dahilan kabatang kung bakit maraming mga org ngayon ang gumagawa ng kani-kanilang mga lineup dahil rin ito sa MDL na paparating.
yung ibang mga org kasi kabataang ay susubok na bumuo na naman ng mga players na may malaking potensyal na maging bagong Oheb, Kelra, Eman at kung sino-sino pa na hindi pa lamang talaga nabibigyan ng pagkakataong makilala. Ganito kasi yan kabataang, kung ikaw ay isang taong may kakayahan na gumastos para sa pagbuo ng isang amateur team tapos nag-dominate yung team na ginawa mo at nakapasok pa sa MDL, abay ang laki ng posibleng maging balik nito sa'yo. Pwede kasing bilhin ng mga naglalakihang org ang mga players mo depende sa presyo na gusto mo, lalong-lalo na't kung ang mga ito ay nagdo-dominate sa MDL. Ito rin yung plano kong gawin kabataang, ang gumawa ng sarili kong team na ako mismo ang maghahawak, pero syempre hindi ko ipapaalam sa marami kung ano ang team na yon para hindi makadagdag sa pressure ng aking mga kukuning mga players. Mas gusto ko na maglaro sila bilang sila mismo at hindi iniintindi ang posibleng sabihin sa kanila ng mga tao. Pero mabalik tayo kay Midnight, at dahil sinabi nitong posible siyang maging coach ngayong paparating ng season 10 ay nangangahulugan lamang na ito na hindi siya makakapag-cast sa susunod na season dahil ito ay ipinagbabawal nga ng Munton. Kumbaga mamili ka kasing yan kabatang eh, kung ito ba ay ang pagka-cast o gusto mong maging parte ng isang team dahil hindi ito pwedeng pagsabayin ayon kay Munton. At ang kasunod nito ay ang pagpo-post ni Aaron sa kanyang Facebook account na kung saan nakasaad nga rito na siya ay hindi na partner ni Facebook at hindi na rin siya konektado kay Rumble Royale. Ito nga ay malungkot na pangyayari para sa isang streamer dahil ibig sabihin lamang nito ay mawawala na rin ang mga kinikita mo bilang partner ng dalawang kumpanyang ito. Sobrang sakit mawala ng partnership kay Facebook kabatang dahil nga sobrang laking income ang mawawala sa iyo buwan-buwan at alam naman natin na ito ang bread and butter nitong si Aaron. At sa mga hindi nakakilala kay Aaron, abay siya lang naman yung hinangaan ng marami sa paggamit ng Selena noong kasagsagan ng team nila na Happy Feet, Emperors at MLO ako. Kasama niya rito si Navan, Boss D, Renny J, Aaron, Vern at Tira na kung saan ang mga players na ito ang may pinakamalaking dahilan kung bakit naglaro sa pro scene muli si Boss D. Sila kasi ang pinakamalaking naka nag-udyok o nagpalaka sa loob nito na subukan muling pasukin ng pro scene na siya namang pagpapakita nila noon ng lakas sa The Nationals. Pero mabalik tayo kay Aaron dahil ang pagkawala ng partnership niya kay Facebook at kay Rumble Royale ay ang paghina ng kanyang views sa kanyang Facebook page. At isa pa itong si Aaron rin kasi ay nakakontrata sa Rumble Royale bilang MLBB streamer at kung magpapalit siya ng laro ay maaapektuhan nga ito or ang malala ay mawawala nga mismo ang koneksyon niya sa RR. Ayon kay Aaron, sinabi nitong, "Hi guys, gusto ko lang sabihin na huwag niyo ako sabihan na Aaron, balikan na ML para dumami viewers mo at followers. Guys, kahit gusto ko mang dumami followers ko and viewers, wala eh. Sa ngayon, tinatamad pa akong mag-grind sa ML. Paano yun? Kaya wild rip na muna nilalaro ko kasi doon ako nag-i-enjoy at doon ko na lang nalilibang yung sarili ko. May viewers man na marami o onte, syempre kung saan tayo masaya, doon tayo. Nasa sa inyo na po kung patuloy kayo susuporta o manonood ng live ko. Sa ngayon, puro wild rip stream ko eh. Gusto ko kasi ng bagong experience sa ibang laro like sa WR. Huwag kayo mag-alala guys, di ako magki-quit sa streaming. Patuloy pa rin tayong magla-live kahit wala na tayo sa RR and FB Gaming. Thank you sa mga patuloy na sumusuporta dyan. Love you all." Sa madaling salita, lumipat sa larong Wild Rift itong si Aaron at dito na niya planong mag-stream at kung papala rin ay gusto niya ring pasukin ang pro scene nitong WR. Pero huwag kang mag-alala, nandyan ang tier 1.
na konektado sa Wild Rift. Hindi mo kailangang malungkot para kay Aaron dahil sa sitwasyon na meron siya ay nahanap niya yung bagay kung saan talaga siya sasaya at yun ang mahalaga. Ganun rin sa isang membro ng HFE noon na si Vern na nag-quit ML na rin kaya naman ibinibenta na niya ang kanyang ML account. Ganun pa man maraming umaalis sa larong MLBB ngayon pero hindi ibig sabihin mawawala ng larong ito kahit may mga taong nagsasabi na mangyayari di umano ito. Ilang buwan na lang ang inaantay. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga unti-unting paglisan sa larong MLBB ng mga taong sobra nating hinangaan noon. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo, legit at big time.